Hi guys, ito yung update sa 7 years old kong CPU na hininang ko last time. Hininang ko yung isang part ng capacitor. Sad to say, ay nagbo-boot siya, nagagamit, pero nag-overheat na siya. So, repairable naman siya, pero mahirap hanapan yung capacitor. Luluwas pa ako ng Manila or sa Raon. Ginawa ko, humanap ako sa online na identical na motherboard, which is Emax. I-release to 2008 pa yata or 2009. So, ayan, nakahanap ako online. Dalawa to, 400 pesos lang isa. Isa may libre pang processor. It's dual core nga lang, so pwede na rin yan pang test lang. So, tingnan nyo, okay pa naman siya. Suspecho ko itong mga, meron siyang 80 pieces na ganitong motherboard. Suspecho ko ito galing sa mga call centers or office na nag-upgrade. So, mabait si kuya. Binigyan niya lang na 400 pesos ang isa. Sa iba, 1,200 ang isa nito kahit second hand. So, papantang ko siya ngayon. Tingnan natin kung anong magagawa. Ayan guys, sinubukan ko linisin pero hanggang dyan lang talagang kaya. Tagal na siguro nang hindi nalinis. Ikaw ba naman 7 years na hindi na metal polish. Pero kumpara kanina, medyo kintab-kintab na. So ito, pinatransfer ko na yung ibang parts dito sa motherboard na titestingin natin. Ito yung aking processor. 7 years old na rin. So, this is AMD Phenom 2. 6 core processor. So 2009 pa to. Ayan, 2009. Okay. Buhin ko muna, then balikan ko kayo mamaya. Ayan guys, pinalitan ko na rin yung thermal grease or thermal paste ng video card. Itong video card na to matagal na rin, bali 1 gig lang siya, DDR5 256 bit. So pinalitan ko na yung thermal grease sa loob kasi dry na siya, chinik ko eh. Tinanggal ko yung mga alikabok. Then yung mga stain na permanent, di ko na masyado dinitil pagkaalinis. So, balik na natin ngayon yung fan. Tornilyo ko na. Ayan. Nabuo ko na yung video card. So, balik na natin itong RAM. So, nagtatabi talaga ako na nalagyan niya pag bumili ako brand new. So, makikita niyo itong bago ko siya binili. Yun yung pecha, 2011 pa. So, that is June. Yeah, that's right. June 2011. So, isa bumigay na, kaya ito bagong bili na noong 2015. Tabit na natin. So, advice ko sa inyo, pa naglalagay kayo nito, maglagay kayo ng gloves. Kasi hindi na tayo, akong pasaway, kaya hindi na ako naglalagay kasi nasira, palitan. Ayan, sit na siya dyan. Now, pwede natin ilagay yung ating cooler fan. Guys, may kapit ko na. Meron tayong RAM, meron tayong processor, and yung malaki kong cooler, processor, then kapit na natin itong video card. Proper seat lang natin itong video card, no? Makikita mo naman dyan kung saan mo siya ilalagay. Then pag narinig na yung nag-lock na siya, yun. Okay na. After yan, lagyan na natin yung tornilyo dito. And guys, after 2 days, pinatang ko yung motherboard. So, yun na yung bagong bili kong same model ng motherboard. And, linis ko ng konti itong heatsink fan. Finormat ko na rin siya. Reformat ako ng Windows 7 pa rin. Service Pack 1. So, ito na siya ngayon. Same parts, same memory. Pag nasira ito, saka na lang ako mag-upgrade ulit.
have service pack 1, Windows 7, 8GB of RAM, then 64GB of RAM system. Bagong format. So, mahilig akong mag-screensaver or background ng ako mismo ang kumuha. Thank you for watching, guys. So, yun yung 7 taong kong desktop unit. So, in case mag-upgrade ako, itong case pa rin na to ang gagamitin ko. So, pwede dyan yung full ATX. Ito kasing motherboard case, mini ATX lang siya. So, thank you for watching.